Hi Chess Peeps, this is Janelle and welcome back to my channel. Unang-una po sa lahat ay gusto ko magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers at mga supporters na nagpaabot ng kanilang suporta sa akin sa paglalaro ko sa FIDE World Chess Cup. Actually ngayon, ako ay nakabalik na sa Pilipinas at nakikita nyo naman, naka-quarantine ako ngayon. So, naisipan ko mag-create ng video discussing one of my best games na nailaro ko, hindi lang sa FIDE World Chess Cup, kundi sa aking entire career. Ito ay ang laro ko laban kay Grandmaster Wang Fantrang. As you all know, siya ang aking first round sa World Cup. At ang format kasi dito guys is classical chess. Isa sa pinakamahabang time format, no? 1 hour 30 minutes kami parehas plus another 30 minutes pag umabot kami ng 40 moves. So dito, first game, natalo ako because of a error na talagang pinagsisisihan ko rin. You can watch that game, diniscuss yan ni IM Nava, nakita ko sa kanyang channel dahil avid supporter niya rin ako. Anyway, ang ipapakita ko ngayon dito ay ang laro ko sa second game. Although na-discuss na rin to ng ibang mga Filipino YouTubers, iba pa rin siguro pag ako yung mag-discuss kasi ako yung naglalaro dito. At gusto ko lang din i-share yung aking thoughts dito sa isa sa pinakamagandang laro na nailaro ko sa aking entire career. Alright, so simulan natin ang bakbakang ito. Puti ako dito kay Wang Fantrang and kailangan kong manalo para at least magkaroon pa rin ako ng chance na maipaglaban yung aking slot sa World Cup. So dito tumira ako ng D4, E6 by Black, C4 at F5. Anticipated ko itong setup ni Wang Fantrang dahil isa siya ang avid Dutch player. So Knight F3, Knight F6, G3, C6. So ano nga ba ang Dutch? Ipapakita ko sa inyo ngayon. Bishop G2 at D5. So ito ang tinatawag nating Dutch Stonewall. Yan. Yan parang may letter V na yan. No? Stonewall kasi sobrang hirap niyan tibagin kung tutuusin. May ganyang klaseng reputation ang Stonewall. So yan ang bread and butter ni Wang Fantrang. So she's a veteran grandmaster. I think mga nearing 40 years old na rin siya. So malapakarami niya ng experiences dito sa larong to. In fact, when I search her games, umabot siya ng mga 1,600 data na games, no, sa kanyang career. Wow! 1,600! Grabe kalupit. Hasang-hasa na talaga sa mga laro. Anyway, ang tinira ko dito ay castle, bishop to d6 ang tinira ng itim, at dito, tumira ako ng b3. Bakit b3? Gusto ko lang din i-discuss sa inyo guys. Dito sa Dutch Stonewall, ang kadalasang buhay dyan ay ang dark squared bishop. So, when I played B3, ang idea ko ay tumira ng bishop A3, matrade yung kanyang dark squared bishop. Kung unang-una nyo makikita dito, ang defect kasi sa itim is yung kanyang bishop na light squared ay parang bad bishop kung tutusin. Ayan o, nakaharang yung mga puting pawn. So, ito ang medyo problema sa setup ng itim. Pero, may mga antimano dyan kung tutusin. So when I played B3, ang tinira dito ni Wang Fantrang ay Queen to E7. So preventing my idea, Bishop A3. Ang funny thing dito guys, dati na namin itong nalaro sa World Chess Olympiad in year 2016, kung saan nakuha ko ang aking Woman Grandmaster title. Dati, ang tinira ko sa kanya ay Bishop to B2, tapos nag-castle siya, and then I played Queen C1 with the same idea to play Bishop A3. Diba? Para ma-exchange pa rin. Pero ang line niya dito is B5. Very solid to guys kasi ang idea, of course, pag tumira bishop A3, bang, B4. Pero prevent niya kasi precious tong dark squared bishop na to. So, anyway, after queen to E7, ayoko nang i-repeat yung setup na yun. I played knight E5. So, I've done my homework. Inaral ko tong line to ng mabuti. Nag-castle si Wang Fantrang, queen C2. Bookline pa rin to. A5. So, itong A5 ni Wang Fantrang, minsan na rin ito natira ni Magnus Carlsen sa kanyang mga previous games. Ang pinaka-idea nito, of course, is to play A4 para birahin itong pawn chain na ito. So, typical yan, guys. A5 para, ayun nga, makabasag A4. Ang tinira ko dito ay knight to D2. Kung mapapansin nyo,
hindi ako tumira ng Knight C3. Knight C3 looks very normal para pag mga A4, at least papangkain ko, 'di ba, Knight A4. Pero ang para sa akin, my knight doesn't belong to C3. Instead, itong knight na to ay iikot ko sa knight D2, knight F3. Tapos ito, hihila ako ng knight to D3. Which is exactly what happened in the game. After this, tumira ng B6 ang black, knight DF3. Obvious naman, ba't siya nag-B6? Of course, to develop his bishop. Gusto niya tumira bishop B7, tapos E5. Yan ang pinaka-idea ng itim. Knight E4, hinila ko, knight to D3. Hila ng kabayo, knight to D3. Well, hindi lang yan basta simpleng hila kasi may plano tayo. Ito na yon, bishop B7, ayun, bishop F4. Gusto ko ma-exchange tong dark squared bishop. Nanggigigil ako dyan eh, sa dark squared bishop din. Kailangan talaga mawala yan. Ang tagal ko nag-isip dito, kasi ang ina-anticipate ko na tira dito ni Wang Fantrang ay actually bishop A3. Itong pinaproblema ko eh. I think this is a better move kasi after bishop A3, at least buhay pa rin yung kanyang dark squared bishop, di ba? So with bishop A3, tumira ako ng knight. Oh, I'm sorry. If bishop A3, ito ang much better line for black. But instead, after bishop F4, ang tinira dito ng itim is knight to D7. Wala lang, develop lang. So ako naman, tumira ako knight FE5. Although, itong knight FE5 na to is tinatawag nating novelty sa chess. Kasi, previously, umabot na rin to sa database, no? Meron na naglaro nito dati at ang tinira ng puti ay bishop takes D6. Objectively, dapat kinain ko na kaagad yung bishop na yan. Kasi after bishop takes D6, queen takes D6, well, nawala na yung dark squared bishop. Ayun naman talaga yung aking plano. So, I think white will be slightly better dito. Same idea, knight FE5 pa rin. Tapos may mga line na pwede mag F3. So, at least, good pa rin dito ang puti talaga. Kasi ang pinaka-problem is itong bishop na to. Okay? So, after knight D7, ang tinira ko, knight FE5. Bakit knight FE5? I just want to explain. Kasi, mas win situation ako dito. I need to, para bang mag-create ng mas maraming pyesa, mas maraming confusion. Pero objectively, dapat bishop takes D6. But anyway, tumira knight FE5, rook C8 ang black. Itong rook C8 na to ay isang grave positional blunder. Dahil dito sa rook AC8 na to, natalo siya. Can you believe that? Parang hindi naman obvious yung mali niya. Pero dahil dyan, talo siya. Okay? Ang better move dito by black, supposedly, ay bishop A3 pa rin. Bishop A3. Kailangan at all costs buhayin niya tong dark squared bishop niya. Meron nga akong isang line na nakita dito. Sabi ko, pwede magbalik-balik to, ah. Bishop C1, ganun-ganun. But I can't afford na magbalik-balik kasi nga, must win situation. So, anyway, nagkumpiyansa siguro si Wang Fantrang dito. Tumira siya ng rook AC8 with the idea of playing C5. Kasi nakatapat yung queen ko dito sa file na to, eh. So, in normal positions, okay yung rook AC8. But dito, meron akong gagawing trick. After rook AC8, kinain ko knight takes D7, queen takes D7, bishop takes D6, yan ang aking plano, queen takes D6, at dito, tumira ako na C5. Good move! Dahil, after BC5, gusto kong kayo mag-analyze dito, ano sa tingin nyo ang isang malupit na positional move by white? Ayun na nga po. Dapat nakita nyo to, no? Bishop takes E4. Usually, hindi natin basta-basta binibigay ang fianchetto bishop na yan. Kasi, ano yan eh, buhay yan ng ganitong klaseng setup, G3, F2, H2. Pero, yan, itong bishop na to, willingly, nilet go ko siya, no? Kasi, after FE4, queen takes C5, isa lang ang goal ko in mind. Itong bishop na to, mababoy. Parang maging isang malaking pawn. And which is what actually happened in the game. Dito umatras si Wang Fantrang, queen takes C7, kasi kapag kinain niya to, like, for example, queen takes C5, knight C5, ayun, no? Neto na tayo ng isang pawn at least. So with that, hindi niya ginawa, queen C7, at tumira ako ng knight E5. So, brilliant! Itong knight na to ay napakaganda. Gusto kong pumunta kayo sa chess quote na pinili ko ngayon dito. Ang sinabi ni Tartakower, isang old master, seize the outpost king 5 with your knight and you can go to sleep. Checkmate will come by itself. And this is what actually happened in my game. So, bakit king 5? Old descriptive notation kasi dati, pero ang ibig niya sabihin ng king 5 ay ito, knight to e5. So, nahanap ko lang tong quote na to and I think it fits in my game. Knight e5,
Ang gusto kong gawin dyan ay F4, no? Which is also what happened in the game. Rook F5, pwede to. Inisip ko rin tong line na to para at least mag-exchange sacrifice siya. Rook E5, DE5, Queen E5, di ba? Pero pag yan tinira niya, I'm gonna play F4. I'm gonna play F4 para lalong masimento tong knight na to. And if he captures EF3, pag-capture niya dito, okay na okay sa akin. Bakit? Eh, open file pa rin eh. Sa rook ko, buhay na buhay. Okay, panalo na rin siguro yan. Konting ingat na lang. So dito, after ko mag-knight E5, in desperacy to find counterplay, ang itim tumira ng A4. Normal, pwede kong kainin yan. Siyempre, libre yan eh, BA4. Pero para sa akin, bakit ko pa siya bibigyan ng chance na makatira ng mga rook A8, makakreate ng play sa A-file, mabuhay-buhay pa tong bishop na to, magkaroon siya ng konting chance, I don't like. So after A4, ang positional move ko dito ay F4. Yun nga, sinemento ang knight sa E5, rook A8, and then B4. So mapapansin nyo dito, good knight versus bad bishop. Ito, knight to, tas bishop niya, nabatil. Hindi siya makaalis basta-basta kasi makakain yung pawn sa C6. Ang nakikita kong idea dito ni Wang Tantrang, bakit pinayaan niya makatira ako dito ng B4? Kasi at the back of her mind, I know, gusto niyang malipat itong bishop na to sa B5. Well, pwede, ma-improve yung position ng bishop na yan. Kaya lang, even though makalipat yan dito sa bishop B5, given, for example, bad bishop pa rin yan. Anytime pwede ako makakreate ng something dito sa kingside. So, yun ang iniisip ko. Pero hanggat may chance, gusto ko yung bishop na yan, sitting pretty lang dito sa B7. Okay, so with that, after B4, tumira ng rook FC8 ang item, additional protection sa C6, rook FC1, dagdag atake rin, queen D8, actually, pretty much walang magawa dito ang item, queen D8, waiting lang siya, A3, lalo kung clinos. Ito ang tip ko sa inyo guys, ang knight, perfect yan sa mga closed positions. And this is what actually happened in the game. Perfect example ito ng good knight versus bad bishop. Tumira ng H6, rook A2, nice rook lift. Kasi pwede tumira dito, rook A2, or after E3, rook G2, G4, G5. So, rook A6, queen C2. Guys, alam nyo ang strategy ko dito, hindi ako nagmamadali. Although I could play E3, pwede. Bakit hindi? Pwede pa rin. Tapos, rook G2, G4, pwede. But I want her to keep on guessing, ano bang gagawin kong setup? After rook A6, tumira muna ako ng queen C2. Kasi nakita ko dito that I have to eye on this A4 pawn. Bakit? Eh, at one point, yun na nga, yung setup na sinasabi ko, gusto niya tumira rook B6, bishop A6, bishop B5. So hanggat itong queen ko, atakado tong A4 pawn na to, eh hindi makaalis basta-basta yung rook niya, di ba? So, nang problema siya dyan, after queen C2, tumira ng queen D6, pass lang, E3 ako ngayon, queen D8, and queen D1. So with queen D1, natakot siya, baka pumasok ako sa queen H5, tumira ng queen E8, rook C5 ngayon, rook A8. So akala ni Wang Tantrang, nagfo-focus lang ako dito sa weaknesses na to. Little did she know, nagagawa na tayo ng kalokohan sa king side. Tumira na ako ng rook C2, yan, paduday muna, rook B6, rook C1, parang, let's keep her guessing, rook A6. At dito, gusto ko mag-isip kayo, ano sa tingin nyo ang best move dito ng puti? Kailangan gumawa na tayo ng panibagong daanan. So, ito ang tinatawag nating principle of two weaknesses. White to move. So, dito tumira ako ng G4. I really like this move, no? Queen E7, rook C2, yun. Kasi lilipat na ako dyan. Queen H4, rook G2. Itong queen H4 actually ni Wang Tantrang, desperate na lang din eh. Kasi wala na siyang magawa. G5 is unstoppable. Rook A8, bumalik. G5. Actually, ito, hindi na rin siya makatulong dito, no? Just try to imagine, dadating ang rook dyan, anytime palaging may knight G6. So, delikating na talaga yan. G5, capture. Rook takes G5. So, ang isa pa naging problema dito ng itim, parating na ang atake ko dito, medyo naipit pa yung queen ng itim sa H4. So, look, paano na-develop ang laro. Nag-rook B5, to exchange or not to exchange. Siyempre, hindi tayo makikipag-exchange dyan kasi lamang tayo eh. Lamang tayo sa atake at tras. Hila, punta ka ngayon sa G2, atake na naman sa G7. Rook A7, rook C G2, at dito tumira ng bishop A6 si Wang Tantrang. Actually,
libre ang pawn sa C6, libre ang pawn sa A4, pero hindi na natin yan papakialaman kasi ang idea natin is to create a beautiful checkmate. So with that, tumira ako ng knight G6. Ayan, no? Delikading. Ang idea ko, rook H5, rook H8, rook F8, checkmate, no? Let's say, for example, wala eh, hindi talaga. Kulong na rin yung queen. Ganito mismo ang nangyari sa laro. Queen H5, rook G3, and after queen H6, tirahan ko siya ng rook H5. Very beautiful, no? Even though kahit makapaglipat to, let's say, for example, by some miracle nakalipat tong queen na to, baliwala, because there's a check on H8, there's a check on F8, and it's a mating pattern. Ubus siya. Itong game na to, sa totoo lang, is one of my favorite, no, sa aking career nga na nagawa. Kasi dito, true to my idols, no, Petrosyan, Capablanca, and Karpov, nagawa ko yung ganong klaseng pitpitizing attack. No? Mahilig tayo dyan, yung parang sinasakal yung kalaban. So, I'm really proud of this game. Although, alam niyo naman yung result, end result natin. I didn't qualify sa World Cup. I lost in the tiebreaks. Although, I really had good chances in Game 4. Pero, itong game na to yung parang pinaka naging souvenir ko or consuelo na rin. Kasi, look at this. Wow. Masterpiece siya kung tutuusin because of this knight. Itong knight na to ang nagpanalo. And because of that, gusto kong i-credit si Tartakower because siya nagsabi that if you put your knight on E5, pwede ka nang matulog and checkmate will come by itself. Totoo nga yung sinabi niya. Unang-una, closed ang position. Walang magawa. Thank you sa ating mga subscribers na nagpaabot ng kanilang, alam mo yon, yung sentimiento nila na gusto nilang marinig din yung aking side on this game. And I hope na-satisfy ko yung inyong pagnanais na ma-analyze ko itong larong ito. Thank you so much, guys. And I hope natuto kayo dito sa larong ito. And I'll see you next time. Bye!